You're open. Natanggapin na kayo ano because of this show. Ano, how do you feel? No, actually, nalaman ko po, I think the night before nung actual na awards ceremony, kasi dito po sinabi niya sa akin, nanalo ko. Sinanal niya na po sa akin. Sabi niya, uy, alam mo ba kung anong nangyari? Sabi ko, ano po, kinabahan ba ako? Sabi ko, dito po yun po nangyari, hindi ko alam. Sabi niya, nanalo ka. Sabi niya, so parang doon pala, even though wala ako doon sa ceremony na yun, feeling ko talaga na yun na yung moment ko. To be honest, na nawala ako sa sarili nung sinabi ni Tito Boy sa akin yun. So yung buong episode, medyo na-lost in translation ako na hindi ko alam. Nasa entablado kami, Alan, nung sinabi ko sa kanya, nasa entablado. And thank you for asking the question, para maipaliwanag din natin sa uyan. The original plan, I'm speaking on behalf of my friend, I mean, James is a good friend of ours. Ang hindi talaga pwede si Nadinon, it was supposed to be... James. Sinabihan ko siya, pero meron din po pala siyang work ng time na yun. Ah, supposedly siya ang papalik sa'yo. Yes. Ah, hindi rin natuloy. Yes. Oo. So, medyo parang torn ka nun, no? Kung pwede lang sana uunis ka sa Bulacan, pero hindi pwede, ganun. Pero ano po kasi, talagang iniisip ko na hindi din talaga pwede, pero at the same time, parang yung nangyayari kasi sa akin sa Your Moment, it's para sa akin life-changing siya. Kasi ang dami kong natutunan po talaga sa show na ito, sa mga taping po namin. Ang dami kong mga bagong taong makilala, na-inspire ko. Kaya nga po naisulat ko yung speech ko po sa Instagram na yun. Kasi sobrang inspired na inspired po ako. And then, hindi naman po ako masyadong nalungkot na hindi ako naka-attend, pero masaya po ako na dun sa sinulat kong speech, marami din po akong na-pasaya, na-inspire. Oh, ganda ng speech mo. Yes. Oh, tapos, so okay naman yung emotion meter mo ng mga panahon yun. Okay naman po. Tapos kaya ng school, di ba? So, atas nga ng mas course na binigay mo. joke lang. O. Tapos, Nadine, since nauna sa'yo mag-judge si, ano, di ba si James was in Idol... Ano ba? Idol Philippines. Pumali rin ako kaya ni Regine. Idol Philippines. So, kumuhi ka ng tips sa kanya, may mga pinag mo ba siya kung paano mag-judge, ganyan. Actually, sabi po siya may tips. Ha? Sandali, nauna ba to? Kesa, kasi, ang tagal nyo na nag-pitik dito. Nag-judge din po ako saglit sa Miss Q&A. So, sa showtime. Sa showtime. So, tinatanong po niya ako, paano mo nasasabi, paano mo napapansin yung performance, paano mo na naiisip kung ano yung gusto mong sabihin at kung ano yung gusto mong i-comment. This was before pa po mag-start yung Idol Philippines. Gumagalaw na. Sabi po siya humihingi ng tips. Pero, okay, so hindi mo na kailangan maghingi ng tips sa kanya? Kay Tito Boy and kay Billy po talaga. Pero Alan, yes, sabihin na natin to. Ako personally, and I know Billy shares this idea, I was still very protective of Nadine as a judge. Oo. Kung in what way? Sabihin mo, ang gusto mong sabihin. Alam niya yan, hindi kami on mic, pero sasabihin ko, sabihin mo lahat ang nararamdaman mo, huwag kang mag-alala, kasi... You know, when you judge, kumbaga sa public speaking, sinasabi natin yan, it's a combination of instinct and rationality, di ba? Ano ba ang reaction ko? Paano ko ba sasabihin? Parating namin sinasabi ko sa kanya, take your time, say what you want to say. In other words, matagal na kami sa talk business nila Billy, but I wanted the team to shine. Let me put it very straight. I really wanted her to shine. Wow. So can you say... So, right. Can you say na dito parang ano, anong filter ka when you criticize or when you give your opinions? Dito natuto po talaga ako maging honest. Tsaka since first time ko din po kasi mag-judge, hindi pa ako sana yung direct na kagad, yung straight to the point kagad. So, minsan iniisip ko pa po kung paano bubuin yung gusto kong sabihin. So, yun, in-encourage ako ni Tito Boy na mag-take lang ng time. Kasi mahirap po talaga siya eh. Meron siya, after she said her point, meron siyang, Tito Boy, I should have said this. Sabi ko, that's a good attitude.
because you're never able to say everything you want to say. Pero sa susunod, sabihin mo na. Oo, tapos may clips doon na din na parang you're enjoying it. Parang ang saya nung mga makukuha sa'yo doon na ano, no? So nag-enjoy ka rin sa lagay. Sobrang nag-enjoy po ako. Honestly po. Kasi para sa akin, yung makita ko yung ibang mga talents na nagpo-perform sa harap namin, ako po very, very emotional ako eh, lalo na sa mga performances. Tsaka kasi na nalalaman din po namin yung mga kwento nila. So talaga namang, alam mo yung struggle nila and yet ganyan sila kagaling mag-perform. Yung iba, wala silang lugar na pagpapraktisan. Yung iba, halos hindi na umuuwi. Yung iba, hindi kumakain, walang pamasahin, and all. So it's really very inspiring. Kaya ako talaga, hindi ko mapigilan yung sarili ko na talagang matuwa para sa kanila. Kasi ako din po, since performer din ako, alam ko po yung pakiramdam ng, alam niyo po yun yung mahirap, wala kang tulog, masakit yung katawan mo. Tsaka galing din po kasi ako sa girl group, so alam niyo po, mahirap talaga eh. So nararamdaman ko kung anong nararamdaman nila pag tumutusok sila sa stage. And yung feeling, yung proseso din, and yung saya na nararamdaman nila kapag nakakapag-perform na sila. Especially on national television, na lahat napapanood yung performance nila. Talagang natutuwa po ako para sa kanila lahat. Wow, ang parang mo na sumagot.